ito, madaling masira to pag ganyan na maradalas ako makain counter ng ganyan. Hey guys, magandang araw. May gagawin tayo ngayon. Ito, tutulog pa ako. Ginising na ako ng gawain natin ito. Isang washing machine. Maglalaba daw yung ano, mayari. Ayan. Ang washing niya, American Home. Ayan o. American Home na ito yung model. At ang problema nito guys, sabi ng mayari, maandar daw siya. Pag umikot, normal naman. Pag nag-reverse, ayaw na. Mabagal na, tas maingay. So, pag ganyan, gearbox ang papalitan natin. And guys, shoutout nga pala sa may-ari nito. Kay Kuya Carl Napire ng Barangay Balanoy, Lapas, Tarlac. At shoutout din kay Sir Alvin Muerong ng Barangay Balanoy, Lapas, Tarlac. Kapwa natin technician at mga bagong viewers at subscriber. Ayan. O yan guys, tuloy tayo. Ito ang problema nito ay granahe o gearbox. Dito tayo sa ilalim, ayan, kung makapapansin ninyo. Tapos, wala yung pambelt. Pinabili ko na rin siya kasi upod na. Siguro dahil may tagas yung gearbox, nababasa yung belt. Okay. Yun, numipis na. So, nasira. Pinapabili ko na yung may-ari dahil wala tayong stock. Pero dito sa ano, sa gearbox, meron tayong stock ito, na ikakabit. Isang-isa lang yan. Higit na ang tagal mo eh. So, yan guys, baklasin lang natin to. Binaklas ko na yung pulsator niya kasi yan ang unang-unang nating tatanggalin bago tayo magpalit ng gearbox. Kasi, iko ko natin to, tataob natin. At tatanggalin yung apat na tornilyo. Ayan guys, baklasin ko lang muna saglit at madali lang naman yan. Nabuksan na natin yung washing. Apat na tornilyo nakalag na natin. So ayan, tumambad sa atin ngayon. Maraming sapot-sapot. At ito yung kinalawang na talaga. Itagas. So hindi natin makakalag yung mga tornilyo na yan. Tornilyo yun, yung mga bilog-bilog yung paikot. Hanggang hindi natin kakalagin itong pulley. Yan, kasi nakasagko siya. Wala tayong tatama dito yung Phillips screw. Saktong-sakto dito sa bigilid. Hindi maisusot dyan yung Phillips screw. Hindi siya sasakto. So, tatanggalin natin to. Itong pulley. Aklasin lang natin. So, ayan guys. Nabuksan na natin yung natanggal na natin. Ito na yung gearbox niya. Binaklas ko na. Ayan yung tornilyo. Ayan yung pala yung tornilyo niya. So, ayan. Ito kasing na to. Hindi pa napalitan to. Ito pa yung original niya. Paano masabi? Mapapansin niyo yung original ng gearbox. Ang pagka-plastic niya makunat. So, hindi kagaya ng yung mga replacement kasi ngayon na nabibili. Yon, madali talagang masira yon, pero mura ito kasi to may tatak pa to, okay no. May tatak pa siya dito eh. Original talaga to. Ito yung original na gearbox, ay may tatak pa siya. So, yung mga local ngayon wala, hindi mo na makukuha na makikita ng ganito. Saka madali kasi nasisira yung mga local. Hindi, dito wow. Sa yung bukod sa yung pagka-plastic kasi ng original ay makunat. Yung oil seal niya original. To water seal. Yung replacement ngayon na nabibili yung mumurahin. Ang oil seal niya hindi yung original. Tapos yung grasa niya, pag nabasa, titigas yun, magiging puti. Hindi, wow. Yun ang sanhi na pagkasira ng gearbox. Tapos yung tagas na tubig dito. Ito kasi matagal mong gagamitin bago magtagas ng tubig. So, isipin nyo na lang. Itong washing na to ang kaha ay na. Medyo luma na yung kaha. Hindi pa siya napalitan ng tayo palang bumaklas. Dahil nga sa tornilyo niya, mahigpit, kinalawang, tapos original pinakakabit. So, tayo pa lang nangalag nito. Isipin nyo na lang kung ilang taon na to, washing na to.
ganong katagal niyang pinagsilbihan yung may-ari. So yung gearbox talaga original. Ngayon, ang kakabit natin dito ay replacement lang dahil wala tayong original. At ang original nito ay medyo may kamahalan. So makakabili ka na ng mga dalawa o tatlong, na nasa tatlong gearbox na. Ay, iba na yun. Mga ganon. Yung katumbas nitong isa na to. Kasi may halaga to. Kasi nung nagtanong ako nito, mataas eh. So, yun na lang kakabit natin. At wag lang siyang i-overload. Sasabihin na lang natin sa may-ari. Kasi misa na overload din. Kaya nasisira yung gearbox. Ngayon kaysa, sasalpak lang natin yung bagong gearbox. At linisin na rin natin itong loob ng washing. Alikabok. Yan guys, yung ipapalit natin. So, ito. Pwede natin tanggalin itong dati kasi medyo manipis. Ito. Ay yung ngayon, yung kakabit natin. Medyo manipis to. So, tanggalin natin. Ito yung kabit natin, yung dati. Para walang taga sa gilid kasi ganito kasi yan, oh. Tatapat yan dito sa yan, yung mga yung makikita ninyo merong ano yan, oh. Yan. Yan, nakaumpok na dalawang linya na yan. Dito yung tatama. Ayan, oh, makapapansin ninyo. Yan, may guhit. Doon sa ilalim, meron din. Para yan dito sa gearbox. So, pag kinabit natin, yung medyo manipis, kasi kung kukumpir natin yung goma niya, ayan, oh. Oh. Yung bago sa kayong luma, malaking kinaibahan, oh. So, baka magkataga siya, babakjab. So, mas mainam yung dito na tayo sa luma pero walang tagas kaysa sa bago na meron namang tagas. So, palit natin yan dito. Isa lang naman kasi sukat niyan. Ayan, o. Wala yan. Pabalik lang dyan. Tapos, salpak natin. So, bago natin siya salpak, tatanggalin din natin yung pulley. Kasi, tatama. Ayan, o. Papansin ninyo, tatama sa butas. So, hindi natin siya maisasalpak. Hindi natin may kakabit. O, ayan guys, ha, baklasin ko muna uli yung tornilyo at saka yung pulley. So, ayan guys, nakalag na natin yung pulley. Ano? Sinalpak ko na rin. So, tutornilyo na natin. Ngayon, pagkakabit ng gearbox. Galing, ha? So, ayan guys, ha, pwede na natin kabit yung pulya o yung puli. Ayan. Ganyan lang siya kadali. So, ayan. Naipit na. Bright na bright ka talaga. Pambelt na lang yung antay natin. Pwede na natin itong isarado. Uy, kabit. Ang buo, kakabit lang natin. Para yung pambelt na lang antay natin. 1 hour later. Dumating na yung inaantay natin na pambelt, ano? Mabinili yung may-ari. Ito, kabibili lang. Pero may problema tayo. That's a very very big problem. Brand new naman. So, pinadala ko yung sample sa kanya. Okay naman yung sample na pinadala ko at ang binigay sa atin ni ayan, M28. Iyon. Yun ang binigay sa kanya doon sa bumili. Ang problema, kasi itong dati, hindi makita yung numero. So, wala. Anong numero na nakalagay. So, sinukatan. Pinadala ko, sinukatan. Sakto naman sa sukat. Ayan, kung mapapansin ninyo, sakto ang sukat eh. Kaya lang, ang problema, maliit. Yun, oh. Ano? Sinukatan siya sakto, kaya lang ang problema, dahil itong belt na dati, maliit, payat na, paluwag siya. So, ito, kinabit natin,
So, try natin uli. Nakikabit. Pag ganito kasi, hindi ako satisfied sa ganito na medyo higpit. Eh, ala naman adjasan tong wasig niya. So, yung may-ari, gusto na. Pumasok, eh, no? Kaya lang. Maano siya, ma... Eh, no? Matigas. So, kailangan to medyo malambot. Saka hindi ako satisfied sa ganito dahil madaling manira ng ano to. Ang gusto ng may-ari, pwede na. Pwede na daw, sabi niya. So, ako, dahil tayo, gumagawa tayo, alam natin yan kung okay o hindi. Pag pwede natin to, pinilit natin, ang unang masisira dyan, gearbox or yung busing ng motor. Dahil sobra sa higpit, ito, madaling masira to pag ganyan. Na, maradalas ako maka-encounter ng ganyan, na yung palm belt, pag pinalitan ng iba, mahigpit na mahigpit. So, ang unang bumibigay ito, gear case. So, yan guys, hindi tayo satisfied sa ganyan. Pagka kasi ganito, hindi naman kwento. Hindi naman problema dito yung medyo maluwag ng konti. Ang problema lang kasi dito, itong motor niya. So, fix. Wala siyang nut sa ilalim. Nakatornilyo lang siya ng diretso. Hindi siya na-adjust ng atras sulong. So, hindi siya pwedeng mag-adjust dito sa motor. Kaya kailangan yung belt na bibili na saktong-sakto. So, ngayon, ang gagawin natin, meron tayong palm belt dito na ito. Yung mga palm belt ko na pinagkuhanan, buti na lang may mga natatabi ako rito na bago. Okay, mga bago po. Kabibili lang din ito. So, ito, naghanap tayo. Ang sukat pala niyan, ang sukat pala ng palm belt nito ay 28.5. So, itong binili niya ay 28 lang. Ayan, o. M28. So, nakakita tayo ito, 28.5. Sinubukan natin to, ito. Try natin itong subukan na ikabit. May 0.5 siya na haba. So, ito. Okay to. Kasi, maba siya ng 0.5 eh. Hindi na tayo mag-a-adjust. Yung kasi muna, walang... Ala siyang number yung pinadala natin. So, ito. Kabit lang natin. Ayun, ang timano pumasok. Galing, ha? At kung gagalawin mo yung ano niya, may clearance siya. Madali siyang iikot. Ayan, mapapansin ninyo. Madaling iikot. At meron siyang clearance. Ayan. Madali rin siyang ikinabit. Hindi kagaya ka na hirap tayo. So, ayan guys, ha? Ang belt niya M28.5. Ayan. So, ayan guys, sa American Home tong tatak nito. Baka yung mga magtatanong dyan kung anong size nito, palm belt niya. So, ayan guys, ngayon, paliwanag natin sa may-ari na palit na lang tayo ng ano, no? Palit na lang ng palm belt at di na tayo maghirap. So, itong binili niyang bago, pwede namang kukunin natin, papalit na lang natin doon sa palm belt natin para hindi na siya mag-additional ng bayad. So, yun na lang anong babayaran niya. Pagkaagawa. Saka yung gear case. So, yan guys, para hindi tayo maghirap, no? Na mag, ano? Yan, tips ko sa mga gagawa ng wasing dyan na hindi pa nakakaalam. So, huwag pipilitan yung hindi uubrang palm belt, yung mahigpit. Kailangan sakto lang. O, yung tamang-tama. Oo nga. Ayan guys, hanggang dito lang yung video natin at maraming salamat sa panonood ng video na to.